mabilis kasi ito gamitin. Sa mas madali ito siyang tumanggal, lalo na yung mga naka-stack na. Napaka-easy lang ito gamitin. So, tatanggalin ko muna ito lahat ng cover. Para ano, para pakita natin pa yung pinaka-lube nitong winding. So, doon tayo maglalagay ng langis para malaman natin kung bakit siya mahina umikot o para lumambot yung ano niya. So, tanggalin lang natin ito lahat. Sa ganitong ano, wala namang ano dito. Mas madali dapat nga kung may electric man every 1 month dapat ito mas nililinis mo, kasi minsan dito lang nagiging problema niyan. Sumisiksik yung mga buhok-buhok, may higop niya. Sumisiksik yan dyan yung mga dumi. Kaya mas maganda rin sa electric van, yung nalilinisan mo siya para yung kapasitor niya, hindi siya hirap pag umikot. Yan yung nagiging cost ng ano eh, ng kaya umihina siya. Kasi may kumakalang ng mga dumi dun sa shafting niya. Tapos, ang mangyayari, pahihinain niya si kapasitor, kasi si kapasitor, mahihirapan na siyang ibigay yung voltage dahil matigas yung iniikot niya. And then, isa pa dun mamaya, papakita ko sa inyo kung ano pa yung mga tips, mga discarding na gagawin nyo. So, tanggalin lang natin to, itong mga cover nito. And then, yan, kung maano nyo, matigas ito siya, hindi siya masyadong ano. Dapat dito nahihila mo yung ng konti yung kanyang dulo eh, palabas. Eh dito hindi na, hindi siya mahila. So, pag ikutin mo siya, medyo matigas talaga siya. Lalagay lang tayo nito mga WD. Tapos, ipapaikutin na muna natin siya ng konti para bumalik yung ano niya, yung lambot niya. So, yan. Ayan, kung napansin nyo nga pala yung winding natin, yan sinasabi ko kanina, kung sunog na yan. Huwag yun na itutuloy kasi sigurado hindi gagana yan. Nagpapagod lang kayo sa dalawa. Yun ang unang-una mong babasihan pag tingin ka ng electric pad. Mas na alam mo na hindi siya natulog, ayos pa yan. Magagawa mo pa ng paraan yan kahit anong klase. So, huwag lang siya natulog. So, doon sa isa ko pang video, meron akong ginawa na wala siyang resistance. Pero yun nga, tinuro ko kung saan mo gagalawin yung ano. Paano mo siya aayusin na bali magja-jumper ka lang dun sa may fuse niya. So kung ano, isasama ko na lang yung link dito sa video nito. Panoorin niya na lang. So ayan, natistingan na natin siya na wala pa siyang load. Yun, umiikot na siya. So, ibig sabihin, ito hindi pa natin sigurado kung talaga ito is gagana na. Kasi may ibang kaso ng electric pa na umiikot siya once na wagyan, nakita nyo wala siyang loop. Pag nilagyan mo na ng LEC, doon na siya hindi umiikot. Yun yung nagiging isang problema. Mamaya, papakita ko sa inyo kung paano at ano yung nagiging dahilan ng problemang yun. So, dito pwede natin siya munang ipababalik ko muna yung cover. Umiikot na rin natin siya. So, asimbulin ko nun muna itong nasa harap para hindi na tayo babalik. So yan, ito na yung ating ano, ating swing na mechanism. So, nabasag na nga pala ito siya, sabi ko nga kanina. Nawala na siya ng mga support niya. So, gagawin natin dito, tanggalin muna natin itong mga nabasag para maidikit natin. So, gagamitan natin siya ng mga ano. Ayan, naidikit ko na kagaya nito para hindi lang siya ano. Ngayon, lalagyan natin ang support para tumibay siya ng konti. Yung gagamitan natin ng stick glue. Ayan, gagamitan natin ito para mas dumikit siya. So, kung mapapansin nyo pala dun sa may gitna ng ano, mayroon niya sariling ano. Ayan, pag ibinalik natin yan, pero yan sa kiling position dyan na hindi yan basta magagalaw papasok sa butas. Kaya so dito nag-decide ako na ipit na lang siya natin ng
Ibultay. So, dito sa Ibultay kasi, yung tinatawag na guide dun sa loob, pag tinalian natin yan, hindi na yan siya tatalon, hindi na siya papalag, kaya malaking bagay na mapit lang natin na maayos yung ating Ibultay. Sigurado ba sa ano to? So, mamaya makikita nyo yan kung paano. And, ano nyo lang, make sure nyo lang na matibay yung pagkakabit nyo. Bala dyan, hindi siya nagiging hadlang dun sa pag-ikot ng ano natin, yung ating electric pan. So, tibayan nyo lang. And then, yung sabi ko nga kanina, yung nangyayari about dito sa isa sa mga nagiging problema. Ito, nilagyan ko na nga pala ng stick nyo. Bali, yung itim yung ginamit ko na stick nyo kasi ano, mas matigas yan dyan. At tinanggal ko na rin yung capacitor doon, nilipat ko na ng operation. So dyan, pwede mo naman bago-baguhin. Babase ka lang doon sa housing. Anong housing ng electric pan mo, hindi siya sa kaya. So dyan, sa akin, lagi mo dito sa ibaba para mas alam. So, and then, add lang ulit tayo ng isang pang-kibultay sa lalim para ano, supportahan natin yung nasa baba. So, yung sinasabi ko nga kanina na ano, na nagiging isa dyan na nagiging problema tingin ko yung alignment ng swing ano niya, yung swing arm niya ng mechanism. Sigurado ako yung kumalang na yan kaya nahirapan niya siya umikot. Yun yung isa siguro sa nagbasag niyan kaya ganun ang nangyari sa kanya. So dito hindi muna natin ipapasok, papakita ko sa inyo kung paano siya i-guide. Susukatin niyo muna yan ng hanggang saan ba umiikot yung electric pan. So yan, ititesting natin. Kung makita nyo, umiikot yung ating mechanism. Yan, ang gagawin mo dyan, susukatin mo tong guide kung hanggang saan siya tatama. Yan, sundan mo lang siya. Makikita mo naman dyan na umiikot siya. So, susukatin mo yung layo niya, na abutin ba yung pag-ikot nito. Ito, pwede ito yung, pwede mo siyang adjust-adjustin dahil pwede mo naman ito with lang. Yan, ginagawa ko. Kaya yun lang yung ginagawa ko kung paano ko siya binabalik sa dati. Kasi once na konting ipit lang ito, hirap ang electric pa mo dito. Ito yung nagpapakos din ng isa sa mga problema. Ayun, nai-guide ko na siya. Kaya na siya ipasok ng ganun. So, konting adjust na lang siguro ito. Isko ko muna. So yun, konting adjust lang. Dapat ito siya, hindi naman siya masikip, hindi rin siya masyadong maluwag. Yung pagka, ano nito. Kaya pwede kayong mag-adjust ulit. Pagkita nyo lang lang nun. Para malaman nyo na hindi siya gumagalo pa rin, hindi siya ano, hindi siya naipit. Saka hindi sagad yung paglagay nyo ng ano nito, ng lock nya sa loob, yung screw nya. So, kung mapapansin nyo ito, itesting natin. So, yan. Gumanda siya. Mahina pa lang yung ikot na sa number 1 tayo. Pero, mas kinakaya na kaagad ng ating electric pan. So, kung mapapansin nyo, para sa akin, medyo mahina siya. Ito nga yung isang tip na gagawin nyo. Once na naramdaman niya na umuugong o humina yung ikot ng electric pan nyo. So, ang gagawin mo lang naman dito, kaya kung mapapansin nyo, titestingan natin. Medyo mabagal siya sa starting niya. Lipat natin. Yung number 2 medyo okay naman. Okay na rin siya. Pero yung number 1 pati number medyo naramdaman ko na hindi ganun kalakas. So dito papalit tayo ng capacitor. So tatanggalin ko muna, tianggal ko yung capacitor niya. Ito yung isa sa nagiging dahilan ang bakit mabagal yung ikot o umuugong na lang. Ito lang yung papalitan nyo. Ang tip ko dito, di bali na tumaas kayo ng microfarad, huwag lang kayong bumaba ng boltahe. O mas tumaas lang kayo ng konti. Karamihan naman yan, halos pantay naman yung boltahe niyan. Pero kung magpapalit kayo, sabihin nyo na mas mataas kasi mahina na. Ang gagawin nyo, palitan nyo siya
ng mas mataas ng konti lang na microfarad. Okay pa yun. Halimbawa, 1.5 o yung 1.8, 400 volt. Okay yun siya. Pwede yun. Huwag lang kayong bumaba kasi pag bumaba kayo, mas lalong iina yun. Yun ang pinaka dahilan nun kaya bumabago yun. So, yung mga ganito, itong mga simple, dapat ito nga yung sinasabi ko, may i-share ko sa inyo para mas madali nyo maintindihan na hindi na rin nyo kinakailangan pang pagawa sa iba dahil kaya-kaya nyo naman. So yan, ganun lang ka-easy, ganun lang kabilis. So hanggang dito na lang to. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kakalimutan mag-like at mag-subscribe syempre. Stay safe everyone.